magandang umaga po sa inyong lahat. Dasalin po natin ang pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, iniaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad-puri sa kasalanan, at sa pagsama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tanging ukol sa adikain ng Santo Papa sa buwan na ito, upang ang mga nag-ihirap ay matagpuan ang kanilang landas sa buhay at mabuksan ang kanilang puso upang makapasok si Jesus. Amen. Isunod po natin ang ating banal na orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
isang isang from mountains high, sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa ating banal na pagdiriwang, alalahanin natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Panginoong Hesus, dumating ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, dumarating ka sa salita at sakramento upang patatagin kami sa kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, darating ka sa kaluwalhatiang taglay ang kaligtasan para sa iyong bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak sa aming pagpaparangal sa kaniya. Bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo ay bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ikay akin lamang. Ikaw ang pinakaimainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat nang nananakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote. Nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Abaal. Sumasamba at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako
akong bukal ng tunay na buhay. At humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo o poon ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo ay sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, iyaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalinga ay nadarama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula iyaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sayo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkakaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, 'Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, disinsanay
nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon, mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ang Biblia ay tinatawag natin na salita ng Diyos. At ito din ay tinatawag natin na kasaysayan ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi natatapos sa mga aklat na nakasulat na. Kung ito ang salita ng Diyos ay pumapasok sa kasaysayan ng tao, ito ay nagpapatuloy hanggang sa atin at hanggang sa ang mundo ay mundo pa, no? Sapagkat ang Diyos ay gumagalaw sa ating buhay, nagsasalita, may relasyon. Kaya ngayon ang sinasabi sa unang pagbasa, nakatulad ng mag-asawa. Ay sila, no? Sa simula, nagkakilala, nagligawan, at nabuo ang relasyon. At ito ang Panginoong Diyos. At sabi nga, sa pagsasama sa relasyon, nagkakaroon ng mga hindi magagandang pangyayari, no? At makikita po natin yan sa katotohanan ng buhay natin, di ba? Sa mag-asawa. May mga mag-asawa na sabi nga doon sa ano, sa una maganda yung samahan. Makikita yung talagang pagmamahalan, no? Kalingang-kalinga ang bawat isa. Pero pag dumating na, may mga anak na nabisi na sa trabaho at tapos sasabihin, kailangan kong magsikap para sa magandang kinabukasan ng aking mga anak. Ano na nangyari? Naubos na ang panahon at oras sa kaabalahan ng buhay. Kung ano-anong hinahanap natin, kung ano-anong pinagkakabalahan, nakalimutan na natin ang patungkol sa ating relasyon sa ating asawa. Minsan sa mga anak, ganoon din na sinasabing pinagsisikapan para magkaroon ng magandang kinabukasan, wala na ring panahon. Alam na alam ko po yan kasi ako ay nasa ministry ng ating diocese, sa ministry ng paaralan. At marami yung mga bata na sinasabi nilang pasaway. Sa totoo lang, hindi sila pasaway. Naghahanap ng atensyon, ng pagmamahal, ng kalinga. Bakit? Yung mga magulang, ibising-bisi sa kung ano-ano. At kapag ka pinatawag mo, ang sasabihin, Father, kasi ang panahon ko nauubos na sa trabaho, napapuubos sa paghahanap buhay, para sa din lang naman yan sa mga anak ko. Pero ang tanong, meron ka pa bang panahon sa anak mo? Kaya yung mga bata, kung saan-saan naghahanap ng kanilang madama ang pagmamahal, no? At
napapariwara, di ba? Maraming ganoon. Kaya nga ganoon din tayo sa Diyos, ang relasyon natin. Bising-busy tayo at pagkatapos sasabihin natin na uunawaan naman ako ng Diyos. Ano ba yun? Di ba? Kapag ka may relasyon, dapat inaalagaan mo yung relasyon at doon sa iyong minamahal. At ganoon ang Diyos sa atin. Hindi tayo iniiwan, sabi nga sa unang pagbasa. No? Kaya nga itong ating mabuting balita, nagpapahayag na ang Diyos patuloy na nakikipagtalastasan sa atin. Pero hindi tayo nakikinig sa anong pinakikinggan natin. Yung lahat ng mga tawag ng mundo. Kaya siguro ibinigay sa atin itong pandemic para tayo magkasama-sama sa bahay. Una, ayusin ang relasyon natin. Relasyon sa Diyos, relasyon sa ating pamilya. Di ba? At sana nakikita natin yung biyaya na ito. Di ba? Kasi tayo reklamo ng reklamo. Noon dati, walang oras sa ano, nasa bahay na lang lagi ngayon. At sasabihin, marami nagsasabi, gusto ko nang umabsent sa bahay. Nakakasawa na sa loob ng bahay. Ano ba yun? Sino bang kasama mo sa bahay? Di ba? Ibig mo sabihin, nasasawa ka na sa pamilya mo? Ha? Hindi ba? E kung talagang minamahal mo yung pamilya mo, eh hindi ka masasawa. Dapat mas maganda ang maging relasyon. Tumitibay, nagkakaroon ng maas, matatag na pagsasamahan. At yung pagmamahalan ay lalong lumalabas kung kayo ay tunay na nagmamahalan at kayo magkakasama. At yun ang sinasabi ng Diyos. No? Kaya nga itong yung sinasabi ni Jesus, no? Makita natin, sabi niya doon sa pagbasa, inaghanap kayo ng iba. Samantalang ako ang tunay na nagbibigay buhay. Kumuha kayo ng balong. Gumawa kayo ng balong, inawala naman talagang tubig. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus mismo ang nabigay sa atin ng buhay. Yung kanyang tagiliran, doon nagmumula ang buhay nating espiritual. Doon nagmula. No? Kaya nga ito nang tasakin siya ng sibat noong siya ay nakabayubay sa krus, lumabas ang dugo at tubig. Anong simbolo ng dugo at tubig? Buhay. Diba? Ibinigay niya ang sarili para sa atin. Ang inumin natin, kaya nga noong siya ay nasa huling hapunan, ito ang sinabi niya, inumin ninyo ito. Diba? Sana nauunawaan natin yung salita ng Diyos, hindi natin kinakalimutan ang ating relasyon. Kaya ang panahon na ito, tayo ay magbalik loob sa Diyos. Na sana ang mga pamilya mayroong pagkakataon na manalangin sama-sama bilang pamilya. Hindi puro gadget, puro apps, puro internet. Di ba? Manalangin. At magsimba din sa pamamagitan ng ating mga gadget. Sumama sa live streaming at makinig sa salita ng Diyos. At yung pamilya, sana ay mas nagkakaroon kayo ng magandang relasyon. Yung mga bata, turuan mo na mga gawaing bahay, magluto, may mga ganong pamilya. No? Ang dami nilang nadidiscovery. No? Sila na ang nag-bake ng tinapay, hindi na sila bibili ng tinapay. Tulong-tulong yung mga bata natututo magawa ng iba-ibang flavor. No? Kung ano-anong natututunan, ay di mas nagkakaroon ng mas closeness yung pamilya. No? Kasi sila ay nakadidiscovery ng mga kung ano-ano at hindi nagkakaroon ng pagkainip. No? Kaya yung iba napapasok sa depression, bakit? Eh, kung ano-anong iniisip. No? Gustong lumabas ng bahay, ang dami-daming magagawa sa loob ng bahay. Una, makinig sa Diyos. No? Dahil ang Diyos, bibigyan tayo ng kaliwanagan. Pagkatapos, magkaroon ng magandang relasyon at pagsasamahan sa bahay. Makinig sa isa't isa. No? Kasi nung panahon na walang pandemic, wala na tayong panahon mag-usap, makinig sa isa't isa, pati sa Diyos, nakalimutan na natin. Kaya ngayon, tinatawagan tayo, makinig tayo sa Diyos. No? Sapagkat ang, sabi nga, sa Salmon 2,
ang pag-ibig ng Diyos ay wagas para sa atin. Dahil kung tayo din may wagas na pagmamahal, yung relasyon natin sa kapwa, maayos. Hindi tayo magsasawa sa bahay, hindi tayo maiinip sa bahay. Kasi bakit? Ang nandoon kasama natin ay mga minamahal natin. Ha? At siyempre, kung alam natin na kasama natin ang Diyos, edi maski ano pang kaguluhan na nangyayari, alam natin na may sasandigan tayo, hindi tayo mababahala sa gitna ng kaguluhan, yung isinasabi ng iba na walang pag-asa, hindi na natin alam ang mangyayari. Hindi. Kapag ka nakikinig tayo sa Diyos, alam natin na ang Diyos ay sama sa atin. Sabi nga na Jesus, napagtagumpayan ko na ang lahat. No? Ilalagpas tayo ng Diyos sa mga bagay na ito. No? At tayo ay makapagpapatuloy na yung may pag-asa, no? Dahil alam natin ang Diyos ay pag-ibig. Magsitayo na po tayo. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa ating pananalangin sama. Sa bawat panalangin, ang isasagot po natin, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tiki 100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway, makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway, masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas din natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nagasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo na mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at tungan ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Ikapuri-puri ka, Diyos samang lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap ng gagawin namin tuwangan ng pitayan ni San Joseng. Sanak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose ay aming pinaparangalan. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Jose ang maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya yun sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain, inuulin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, Broderick na aming tagapangasiwa at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, nang kabiyak ng kaniyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling ng mga utos at ng babathalang aral at turo na Jesus, ihayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginagawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga naglurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya ng magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Kandilarya, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo'y nananalangin, ang sam namin sa iyo naway ringgin. Akayin mo kami ang upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak.